Okay guys, andito na pa tayo sa part 2 ng alignment ng Honda Supremo. Ayan, kung kayo po ay nanonood ng aking mga videos, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. I-click na rin ang notification bell, yan. Ito po, si Leia Agustin, yan. Ayan, shoutout din po sa Agustin Ironworks. Located at Salanay, Kabatuan, Isabela. Ayan, shout out ulit sa iyo, sir. Tugade. Andito na tayo sa part 2 ng alignment ng iyong unit, sir. Ayan na. May welding na yung sa likod niya. Oh. Next na, imamount ay yung driver shade. Driver shade na susunod, guys. Ayan. Ayan, na-welding na yung sa likod ng motor, sa side. Saka sa sidecar. Shoutout din po sa aking inay at tatay dyan sa Quezon Province. Ayan. Sa Ginyangan at sa aking mga kamag-anak dyan. Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan na. Ayan, na-welding na rin po itong dito o sa ano. Yung magkoconnect sa crash guard at saka dito sa sidecar. Ayan. Puro round bar po ang ginamit dyan. Parehas ng crash guard, round bar din. Ayan. Honda Supremo alignment. Bali, ayan po yung harapan ng sidecar. Bumper. Ayan. LRT type po yan, guys. Yung nakikita ninyong yan na may mga balot. Stainless. Marami po uling salamat, Sir Tugade, sa tiwala. Ram Pangasinan. Salamat po, Sir. Ayan. Saka lang po may ibalik yung upuan niyang motor at saka ng, ano, yung tangke niya pagkatapos ng alignment. Ito po may mga balot na ito yan. Stainless din po yan. Ito pa, pati ito. Ayan, kahit itong likod niya yan. Basta lahat ng may balot na nakikita nyo guys, stainless po yan.
kahit itong sa ano niya, oh, sa side niya. Saka dito sa baba, ayan. Stainless din 'yan. Flooring stainless din. Ayan. Pati po yung apakan niya, stainless din yan. Kahit po ito, stainless din po ito. Yan. May ibaping po yan. Yan, ito stainless din. Yan. Ayan, something na naman ang init. Ayan, next ay yung ano niya, driver shade niya. Plus, yung mascara niya sa harapan. Honda Supremo. Ipit ka. Gas. Ang ilaw po nito guys ay ano, D-Max. D-Max type. Ayan. Balitig kabila po yan. Ayan. Yung mga flat bar na yan na may butas, dyan may ikabit. Tapos na pong na-welding niya itong ano niya. Yung nag-oblong na yan na round bar. Bali dyan may ikabit yung stabilizer niya. Sa may part po na yung ano yan, ng likod. Likod ng sidecar. Stabilizer. Ayan, puro round bar din po ang na-welding dyan guys. Ayan. Round bar. Ayan, ito po parties na ito. Stainless din po ito. Mababaping din yan.
po yung stabilizer. Bali, nakakonekta po yan sa ilalim ng sidecar. Ayan. Yan po siya may ikabit. Yan sa may bakal na yan na malaki. Yung stabilizer sa ilalim nyo. Kinakabit lang yung bushing niya. Welding na po yung stabilizer. Ayan. Doon na ikabit. Yan na ikabit yung stabilizer. Yung po tinatawag na stabilizer, yan po ay may rubber. May rubber sa loob. Tapos, tornilyo.
Ayan, ito po. Ayan, ito. Mascara po ito. Tapos merong dalawang ilaw na may ikabit dito. Ayan, dito rin sa kabila. Ayan. Ito, dito rin, meron din. Ilaw din yan. Saka ito. Bali, apat na ilaw ang maiikabit sa harap. Ayan. Bali, full wheeled na po yan. Napu-full wheeled na. Tapos mag-welding, kailangan tiktikan para malaman mo kung kumapit ang welding. Sa ilalim. Bali, full weld na po lahat ang ginagawa ngayon. Next na ang driver shade niya. Lighter naman po ang sunod na ano. Full wheel. Yan, importante po yung mga ano nasa ilalim. Lalo kung araw-araw nagagamitin ng sidecar, kailangan talaga. I-double check lalo yung mga tornilyo. Lalo sa may crash guard na po yan. Tap sa ano. Full weld na rin siya.
po ay nakakonek sa sidecar at saka sa cross guard. Lahat po, pulid na po ang ginagawa, guys. Shut up. Kailangan po, bababadan talaga yan. Kasi yan ang magpapersa sa my sidecar. Kasama to. Holding rod, boss. Ito po. Ayan, welding rod, guys. Ayan, next. Stabilizer. Full wield. Kailangan gumamit ka ng maskara. Hindi ka gumamit ng maskara, hindi ka sigurado kung kumapit o hindi yung welding mo. Kalatsamba daw, sabi nila kay. Sir, talagang chine-check na maigi nila kayong welding para pag ibiyahe mo pa uwi. Para pag iniuwi mo na dyan sa Pangasinan. Okay.